Juan Pablo. Libo lumikas sa Davao Region. 13 na rescue sa gitna ng mga higanteng alon. Pagsik ng bagyong Pablo naramdaman sa Cagayan de Oro. Surigao del Sur isinilalim sa state of calamity. Bagyong Pablo bahagyang humina na ayon sa pag-asa pero signal number 3 nakataas pa rin. Nakawalang holdupper na sa kote, iba pa niyang kasamahan, arestado rin. Sa pool sa CCTV patrol, welder, walang takot na tumalon sa paparating na tren ng LRT. Snatcher sa bus, sugatan matapos mabaril ng mga pasaherong pulis. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Patuloy po nagbabantay ang ating mga patroller sa kalagayan ng ating mga kababayan sa mga lalawigang dinaanan ng Bagyong Pablo. Ang Davao City po ang pinakamatinding tinamaan ng Bagyong Pablo at sa Cagayan de Oro City, libo-libo na po ang lumikas at ang Surigao del Sur isinilalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ni Pablo. Sa Southern Leyte, ilang residente ang inilikas dahil sa panganib na tumaas ang tubig sa ilog. Sa Cebu, daang-daang nakatira malapit sa maybaing dagat na lumikas. At mula sa tanggapan ng pag-asa, alamin muna natin kung nasaan na po ang bagyong si Pablo. Samantala, naramdaman ang pagsik ng bagyong Pablo sa Cagayan de Oro City. At mahigit sa 6,000 pamilya ang nilikas dahilan sa unti-unting umaapaw ang Cagayan de Oro River. At maraming puno na rin ang nagbagsakan, mga bubong na nagliparan dahilan sa malakas na hangin. Live mula sa Cagayan de Oro City, nagpapatrol si Primi Canet. Primi, ang naturang bagyo pa, hanggang ngayon nararamdaman pa, at ikaw ay tagarian, kung ikukumpara sa Sendong, totoo bang mas malakas pa ito sa Sendong? Kabayan, kung lakas ng hangin at ulan na bumagsak sa Cagayan de Oro, ang pag-uusapan, mas malakas si Sendong. Ngunit mas mataas ngayon ang water level sa mga ilog dahil sa lakas ng ulan na bumuhos sa bukid noon dahil catch basin ng tubig ang Cagayan de Oro. Walang casualties na naitala ang CDRRMC dahil mas maagang nasimulan ang paglilikas ng mga residenteng nakatira malapit sa mga danger zones. Alas 10 ng umaga kanina nang maramdaman ang bagsik ng bagyong Pablo sa Cagayan de Oro. Lumakas ang ulan at humambalos ang hangin. Tanghali nang lalong tumindi ang pagbayo ng bagyo. Lumaki ang mga alon at unti-unting winasak ang isang dike sa barangay Gusa. Nabuwal ang mga puno, nilipad ng hangin pati ang mga bubong ng bahay. Nabagsakan pa ng mga bakal at bubog ang isang car display center. Pinayuhan tuloy ang mga residente na lumikas lalo't nasa code red status ang lungsod. Pero merong nagmatigas. Para dipinsa sa aking abuya. Ang lalaking ito, maglalambitin na lang daw sana sa lubid na itinali niya sa tulay sakaling umapaw ang tubig sa ilog. Pero ang 40 pamilyang ito, nadala na sa bagsik ng bagyong Sendong noong 2011 at piniling gawing evacuation site pati ang sementeryo. Pinakamataas na lugar para makaiwas kami sa baha, kaya dito kami namalagi sa sementeryo.
Unti-unting umaapaw ang Cagayan de Oro River dahil sa tubig na galing sa Bukidnon. Higit 6,000 pamilya o 23,000 evacuees na sa ngayon ang nailikas sa 40 evacuation sites. Kagabi, nagkaubusan na rin ang mga pagkain at flashlight sa mga grocery store. Siksikan din sa evacuation center, pati mga alagang hayop isinama sa paglikas. Kabayan, tumigil na ang pagbuhos ng ulan sa Cagayan de Oro ngayon pero patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig dahil nagsisimula na rin matira ang iba pang dike sa lungsod kaya pumapasok na ang tubig mula sa Cagayan de Oro River. At kakapasok lamang na balita, sa lakas ng pagragasa ng tubig na putol ang Ugyaban Bridge na nag-uugnay sa Cagayan de Oro at bayan ng Talakag Bukidnon pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa PAGASA, umabot ng 37 millimeters per hour ang rainfall sa Talakag kanina. May steel bridge pa na nakatayo sa tapat ng nasira na tulay, subalit pinagbabawal muna ng mga otoridad na gamitin ito ng sinuman dahil masyadong delikado. Kabayan? Premi, yung mga napinsala din ng baha noong Bagyong Sendong, sila ba ay naapektuhan uli ng tubig baha? Yung parehong areas na apektado ng Bagyong Sendong ang tinamaan ngayon ng mga tubig baha ni Bagyong Pablo. Subalit dahil maaga ang paglilikas na sinagawa ng local government unit, ay wala po tayong naitalang mga injured o mga casualties dahil halos lahat ng mga nakatira sa danger zones ay nailikas na po sa mga evacuation center. At Premier, kamusta ngayon dyan? Tahimik na ba o malakas pa rin ang hangin o malakas pa rin ang ulan? Tahimik na, wala ng ulan, wala ng hangin, pero sa natatanggap natin ng mga report mula sa ating mga reporter malapit sa mga sa Cagayan de Oro River, patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig, lalong-lalo na sa mga tributaries ng Cagayan de Oro tulad ng Bubunawan River at doon nga sa Ipunan River at saka sa May Talakag Bukidnon. Salamat, Premi Canel, live mula sa Cagayan de Oro City. Inailalim na sa state of calamity ang Surigao del Sur. Pinaka-tinamaan ng bagyo ang bayan ng Hinatuan kung saan may higit sa 4,000 pamilyang nilikas. Live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur, nagpapatrol si Jeff Canoy. So Jeff, kamusta ngayon ang lagay ng panahon dyan? Malakas pa ba o malakas pang ulan at hangin? Kabayan, sa mga oras na ito ay umaambun-ambun na lang dito sa Hinatuan at bumuti na lang bahagya yung panahon. Kaninang umaga, kabayan, iba yung nangyari dito dahil kanina ginising ang mga residente ng Hinatuan ng malakas na buhos ng ulan pati na rin ng malakas na hampas ng hangin. Madaling araw kung kailan tulog ang marami sa Hinatuan saka nagpatikim ng hagupit ang Bagyong Pablo. Walang tigil ang naging pagbuhos ng ulan. Pero pagdating ng umaga, hindi na lang ulan ang kalaban ng mga taga-Hinatuan. Sa lakas ng hampas ng hangin, nagsayawan ng mga puno, kasabay ng tunog ng mga yerong nagkakalampagan, ang bubong ng pamilihang bayan na tuklap sa lakas ng hangin. Si Aling Bibi, hanggang dumaw na lang ang nagawa sa kanyang bintana dahil sa takot. Malakas pa ito ngayon kaysa sindong. Pero ang mga ilang nakatira sa mga dalampasigan, napilitang lumabas ng bahay at lumikas nang abuti ng alon ang kanilang mga bahay. Maging ang mga bangka, tilangay papunta sa gitna ng mga kalsada. Si Aling Prosesa, inakay na lamang ang kanyang tiyahing si Loretta papuntang evacuation center matapos mawasak ang kanilang bahay. Abutan din kami ng bagyo. Isa lang si Aling Prosesa sa higit 4,000 taong sumilong sa mga evacuation center sa Hinatuan, dala ang pangamba para sa kanilang mga kaligtasan. Pero kung mabilis ang pagdating ng unos, mabilis din ang pag-alis nito. Pagdating ng tanghali, tirik na ulit ang araw at lumantad na ang iniwang pinsala sa bayan ng Bagyong Pablo. Ay, dito.
bayan na sa ngayon tayo ngayon sa Father Orlius Academy, isa sa mga evacuation center dito sa Hinatuan. At sa ngayon ay daan-daan pa rin mga pamilya ang sumisilong dito. Pero karamihan sa kanila ay nawasak daw ang mga tahanan dahil sa bagyong Pablo. Sa bayan. Salamat Jeff Canoy, live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, binayo rin ng malakas na hangin at ulan ng Southern Leyte dahil sa bagyong Pablo. Kinailangang i-rescue ang ilang nakatira malapit sa ilog dahil sa pagtaas ng tubig at pangamba na maputol ang kanilang tulay. Live mula sa St. Bernard, Southern Leyte, nagpapatrol si Atom Araulio. Atom, malaki ba talaga ang pinsalang iniwan ng bagyong Pablo dyan? Rina, laking pasalamat ng mga residente dito sa Southern Leyte na maliit lamang ang pinsalang iniwan ng bagyong Pablo. Wala pang naiulat na nasawi o nasagatan dahil na rin sa maagap na pagpapalikas sa mga residente, at hindi din naging problema itong pagbaha at pagguho ng lupa na unang pinangambahan ng mga otoridad. Binayo ng malakas na hangin ang St. Bernard sa Southern Leyte kaninang madaling araw. Nagkumbahan ng ilang puno sa highway at bundok at nasira ang mga kawad ng kuryente. Masungit din ang panahon sa mga baybaying dagat. Ang mga mangingislang ito, tigil muna sa pagpapalaot at tinitigan na lang ang maalong dagat. Matapos ang ilang oras, bumuhos naman ang malakas na ulan. Napasugo tuloy ang rescue team sa barangay Libas na malapit sa tabing ilog. Kailangan palikasin ang mga natitirang taga roon dahil sa malakas na ang agos ng tubig. May panganib kasi na maputol ang kanilang hanging bridge na tanging nag-uugnay sa komunidad at sa bayan. Karamihan sa mga pinalikas, mga bata at matatandang hirap nang kumilos. Si Aling Leticia, binuhat at inalalayan ng mga rescuer para makatawid sa peligrosong tulay. Ano po nararamdaman niyo ngayon? Maligaya kasi mabuting tao. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 700 pamilya mula sa 15 barangay ang pinalikas para maiwasan ang hagupit ng bagyo. Sumilong muna sila sa mga simbahan, eskwelahan at opisina. Maganda yung response sa mga tao kasi yesterday nagpatawag talaga ako ng evacuation. Bagamat wala pang naitatalang baha o landslide sa bayan, naka-alerto pa rin ang mga rescue team sa magdamag. Na para makasiguro yung mga pinalikas ay mananatili muna sa mga evacuation center habang hindi pa maganda ang panahon. Corina? Okay, maraming salamat si Atom Araulio live mula sa St. Bernard sa Southern Leyte. Samantala, kung hindi gaanong katindi ang pinsala sa Southern Leyte, pinakamatinding tinamaan naman ng bagyong Pablo ang Davao Oriental. 20 sundalo ang iniulat na nawawala sa Compostela Valley dahil sa landslide at flash flood. 10 naman ang sinasabing namatay sa Katiil, Davao Oriental, bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng Office of the Civil Defense sa Davao. Sa Mati, Davao Oriental, pati bubungan ng evacuation center ay tinangay ng malakas na hangin. Live mula sa Davao City, nagpapatrol si Hernel Tokmo. Hernel? Corina, matinding pinsalang dala ng bagyong Pablo ang tumama sa Compostela Valley. Napalakas pa ng hanging dala nito, kung kaya't pati ang bubungan ng gym kung saan pansamantalang sumilong ang mga evacuees ay natuklap pa. Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Pablo sa Davao del Norte, Compostela Valley at Davao City. Paghambalos ng bagyong Pablo kaninang madaling araw, hindi nag-aksaya ng panahon ang mga residente at maagang lumikas sa gym. Si Jane, binalot pa ng plastic ang bagong silang na anak para hindi sipunin. Natakot daw sila sa lakas dahil biglang humampas ang malakas na hangin. Pero hindi nakaligtas sa bagyo ang sinisilungan nilang gym. At tinangay ng malakas na hangin ang bubong nito. Maraming puno ang nabuwal. Ang bahay na ito, swerteng walang tao nang mabagsakan ng puno. Ang iba, lumikas sa isa pang gym. May nagsiksikan sa barangay hall. Kaninang umaga, lumakas pa ang hanging may dalang ulan. Lumaki rin ang alon sa dalampasigan. Sa Panabo City, Davao del Norte, nailigtas ng mga rescuer ang 13 caretaker ng fish cage na natrap dahil sa malalaking alon.
Bandit na makaya, dagko na kayong balon. Ayon kay Ruel, di nila inaasahan ang mabilis na paglaki ng alon. Nakadugo graduate kong crack, mao na siya na... Si Genevieve, nagulat nang biglang natumba ang puno, kaya't lumabas agad siya bago tuluyang bumigay ang buong bahay. Sa Mawab Compostela Valley, nagliparan ang yero ng mga bahay. Ang ilan, nagtayo na lang ng tent. Sa sitio Tagmanok, umapaw ang Iho River, kaya't maraming bahay ang binaha. Sa barangay Mipangi, nabunturan sa Compostela Valley, tinangay ng hangin ang bubong ng apat na classroom at mini gym. Nasira rin ang mga instructional materials. Sa barangay New Sibonga, stranded ang mga sasakyan nang umapaw ang baha sa daan. Hindi na rin pinayagang makapasok ang mga motorista dahil sa landslide sa barangay Linda. Sa Manay, Davao Oriental, namatay ang 64 na taong gulang na si Erlinda Balante matapos madaganan ng malaking puno ang kanyang bahay. At sa Davao City, tinanggal ng malakas na hangin ang bubungan ng passageway sa departure area sa Davao International Airport kaninang umaga. Maraming puno rin ang nabuwal. Pinalikas rin ang mga nakatira sa coastal barangay dahil sa paglaki ng mga alon. Sa pinakahuling monitoring ng Office of the Civil Defense Region 11, isang 64 na taong gulang na ginang sa Manay, Davao Oriental ang naiulat na namatay matapos matumbahan ng natumbang kahoy. Sa 20 sundalo naman sa patrol base sa Andap, New Bataan ang naiulat o nawawala sa flash flood at landslide ayon sa Office of the Civil Defense Regional 11, Region 11 Chief Liza Mazo. Corina? Okay, maraming salamat si Ernel Tocmo. Nag-uulat ang live mula sa Davao City. At kaugnay ng impormasyon, may mga 20 nawawalang sundalo sa Compostela Valley dahil sa bagyo. Makakausap po natin ngayon mula sa tanggapan ng NDRRMC si Undersecretary Benito Ramos. Magandang gabi po, Yusek Ramos. Corina, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga kababayan. Meron pong mga ulat na nagsasabing patay na o nawawala pa. Ito pong 20 sundalo. Ano po ba ang latest na report ninyo? Ano ang maaari po ninyong kumpirmahin? Corina, ang latest dito ay raw report dahil hindi pa na-establish ang contact dito sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion dyan sa barangay Andap, New Bataan, Compostela Valley. Basta ang raw report dito, Corina, meron isang sundalo confirmed dead dyan sa grupo ng Charlie Company, 66 Infantry Battalion. In-establish pa nila ang contact ngayon at ito ay nire-rescue ni Colonel Angelito de Leon ng 10th Infantry Division, Philippine Army. Okay, so Ginoong Ramos, tuloy-tuloy pa rin po ang efforts, ano, ang inyong trabaho para mahanap po ang mga sundalong ito. Opo, tuloy-tuloy pa rin ang effort nito para ma-establish contact at mahanapan na sila, Corina. Baka nandiyan lang sila dahil yung radio ay walang contact sa radio sa kanila. So, at lalo na walang contact din sa cellphone. So malaki naman po ang pag-asa na hindi naman po sila inanod, hindi po sila biktima ng landslide at natabunan na. Baka po communication problem lamang. Opo, at ito nga, kinukonfirm natin, baka communication problem lang ito, Corina, kaya kailangan i-confirm lang muna yung report. Samantala, Yusek, mayroon din pong ulat na may 10 taong sakay ng isang truck na natangay daw doon din sa Compostela Valley. Ano po yung informasyon na nakarating sa inyo tungkol dito? Hanggang ngayon, Corina, hirap din ang communications dyan, kaya wala pa rin tayong confirmation na tungkol sa information. So wala pa po yun. Samantala, meron pa rin pong isang report. Ano po? Natanggap naming impormasyon na 10 tao naman sa Katiil, Davao del Norte ang namatay din sa bagyo. Kumpirmado na po ba ito? Pati yan na, Corina, wala rin na confirmation. Basta ang confirm ngayon ay yung apat lang na patay, isa dyan sa Davao Oriental sa
Manayong isa. Yung isa naman ay dito sa Misamis Oriental doon sa munisipyo ng Panaon. Yung isa naman ay ito sa Siquijor. Bago lang ito nangyari, Corina. Ang pangalan nito si Alberto Daniel na taga Siquijor. At meron tayong dalawang injured dahil kasalukuyan pa rin ng binabayo ni Typhoon na Pablo, itong Siquijor. Dalawa ang injured dito, si Leticia Benitez at sa isang unidentified dahil sa nagliliparan ng mga yero dyan sa Siquijor. So, lahat po ng mga opisyal na kumpirmasyon ay manggagaling po sa inyong tanggapan. Oo po, at kaya kailangan para sigurado lang, kailangan confirm yung report bago natin ihayag sa publiko. At sa initial na pagtataya, Yusek, gaano po ba talaga kalawak ang pinsala ng Bagyong Pablo dyan sa Region 11? Ako rin, lumalabo ang dating mo, hindi ko masyado naintindihan, pakiulit. Gaano po kalawak ang lumalabas na pinsala ng Bagyong Pablo dyan po sa Region 11? Malawak kita, Corina, dahil kung ito ang base dyan sa initial na report ng ating Office of Civil Defense sa lahat ng dinaanan nito si Pablo, Regions 8, Region 10, Caraga Region at saka yung Region 11, ay malawak ito ang pinsala lalo na dyan sa agrikultura. At baka pumatay ito sa infrastructure, kaya hintayin lang po natin yung official report ng DPWH sa infrastructure, roads and bridges at saka itong Department of Agriculture para meron tayong consolidated report. Okay, maraming salamat and good luck Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC. Maraming pong salamat. Maraming salamat din na magandang gabi ko rin. Samantala po naman ating alamin kung nasan na ngayon ang Bagyong Pablo. Kaugnay niyan, live mula sa Pag-asa Weather Center, nagpapatrol si Kuya Kim. Kuya Kim, bago ang lahat, sa report kanina ng umaga ng Pag-asa, kahit tumama sa kalupaan ang bagyo, tila hindi nabasag at ganun pa rin ang kanyang lakas kanina, 170 kph. Ano, ha? Sa ngayon ba, kumusta ang bagyo, Kuya Kim? At Ted, alam mo, bahagyang humina si Bagyong Pablo at ang kanyang maximum sustained winds ngayon ay 160 kilometers per hour, pero ang kanyang pagbugso ay malakas pa rin sa 195 kilometers per hour. Silipin natin ang exact location ngayon itong bagyong ito dito sa satellite data na ginagamit ng Pag-asa. At makikita natin, nung isang araw pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tumama dito sa northern tip ng Mindanao, kasalukuyan ang mata nito ay nandito sa Siquijor, sa Central Visayas, dadaan ito ng Negros, lalabas dito sa northern tip ng Panay at tuloy ng Palawan. Ang babantayan po natin sa mga darating na araw, maaaring bumagal ang takbo nito o maging sa stationary, sandali rito. Pag nangyari yan, hihigupin ito ang amihan o northeast monsoon na magdadala ng malakas na ulan dito sa Eastern Luzon at kasama na dyan ang Isabela dito sa Northern Luzon. Bantayan natin yan. Ulitin natin ang forecast track o dadaan ang direksyon nitong bagyong to, no, para sa mga nanonood po sa atin. Si Pablo ay kasalukuyan na sa lupa pa rin sa Siquijor at inaasang patungo sa Negros Oriental mamaya. Lalabas po ito ng Sulusi at tatama sa southern tip ng Panay bukas. Bukas na tanghali, tatama ang mata nito sa northern tip ng Palawan at lalabas ng West Philippine Sea, west of Subic. Sa takbong 24 kilometers per hour, mananatili ito sa Philippine Area of Responsibility hanggang Biyernes papuntang China. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa northern Palawan, Bohol, Siquijor, southern Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Palawan, Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Cebu, Camotes Island, Northern Negros Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Signal number 1 naman sa Mindoro Occidental, Romblon, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Surigao, Siargao, Dinagat Island, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, Northern Cotabato, Maguindanao. Magiging malakas pa rin ang hangin at ulan sa lahat ng lugar na may storm signals at mataas ang alon sa lahat ng dalampasigan ng Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo sa storm surge sa mga nakatira malapit sa dagat. Sa Luzon naman, lalakas ang ulan sa Huwebes, sa eastern at northern side tulad ng Isabela dahil sa paipinaigting na amihan o northeast monsoon na hinihigop ni Bagyong Pablo. Ingat din po tayo kahit wala po tayong storm signal. Magiging maulan simula bukas sa Metro Manila at malaking bahagi ng Southern Luzon dala ng sirkulasyon o kaulapan ni Typhoon Pablo.
Ted, inuulit lamang natin pareho na sinabi natin kahapon, ano? Ang storm warning signals ng PAGASA ay merong saklaw na 24 hours. Ibig sabihin, kung may storm signal sa inyong lugar at maganda pang panahon ngayong gabi, asahan po natin pagdating po ng 24 hours, magiging masungit po ang panahon, kaya patuloy po natin ang pag-iingat. Yan ang pinakabago natin sa PAGASA. Back to you, Ted. So, Kuya Kim, yung nasa ilalim ngayon ng storm signal number 3, possibly tomorrow, yun ay magiging 2 na at yung number 2 naman ang siyang tataas. Tama ba yun? Tama yun, Ted. Kaya sinabing signal number 3 yan dahil sa ating forecast na track o direksyon tatahakin ng bagyo, yan ang mga dadaanan ng mata. Pag lumagpas ang mata niyan, ay malakas pa rin yan dahil malakas pa rin yung buntot niyan. Ano? Pag lagpas ng kontempulasyon o kaulapan, magiging signal number 2, signal number 1, eventually wala na ang bagyo. Inaasahan natin mananatili si Philippine Area of Responsibility si Typhoon Pablo hanggang Friday, Ted. Maraming salamat, Kuya Kim, mula sa PAGASA Weather Center. Salamat, Kuya Kim. Sa Cebu, kung saan ito ay katabing probinsya ng Bohol, nagsilikas na ang mga nakatira malapit sa mga dalampasigan dahil nasimula nang bumayo ang mga dambuhalang alon, maging ang laas po ng hangin, hatid ng bagyong Pablo. Live mula sa Cebu, nagpapatrol si Rino Taliada. Rino, kumusta ngayon dyan? Ted, sa ngayon, pabugso-bugso muna ang ulan dito sa Cebu, pero damang-dama ng mga taga rito ang malakas na hangin. Ayon sa PAGASA, Ted, pasado alas 8 ngayong gabi hanggang hating gabi, posibleng tatama si Bagyong Pablo sa southern part ng Cebu Province. Kaya naman, doble ngayon ang alerto ng mga Regional Disaster Risk Reduction Council. Pero kampante ang RDRMC, Ted, na maging zero casualty ang Central Visayas dahil mula pa kahapon, nagsilikas na ang mga pamilya na nakatira sa dalampasigan kahit sa Negros Oriental. Hindi nagdadalawang isip na tumira sa mga evacuation center sa mga pamilya na nakatira sa tabi ng ilog. Minomonitor naman ngayon ng Coast Guard ang mga mangingisda na hindi pumapalaos sa mga oras na ito. Malakas na ang hampas ng malalaking alon sa baybayin sa Cebu. Kaya mula pa kahapon, hindi na pumalaot ang mga mangingisda. Sa Danau City, inahon na sa plaza ang mga bangka para hindi abutin ng alon. Sa bayan ng Argao, daanda ang pamilyang nakatira malapit sa baybayin ang nagsilikas mula pa kagabi. Takot silang lamunin ng malalaking alon ang kanilang mga bahay. Sa Dumaguete City sa Negros Oriental, 1,000 pamilya ang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog at walang tigil na buhos ng ulan. Sa tindi ng bagyo, nabuwal ang ilang puno at humarang sa kalsada. Kinansila rin ang laro ng mga atleta ng Central Visayas Regional Athletic Association. Sa Iloilo, 600 pasahero papuntang Bacolod ang na-stranded. Sinuspindi rin ang biyahe ng eroplano sa Iloilo at Bacolod. Ted, sa ngayon, tulong-tulong ang mga LGU at saka ng mga private organization sa pagbibigay ng ayuda, pagkain at malinis na mainom na tubig sa mga evacuees sa mga evacuation center. Ayon naman sa mga LGU, hindi nila hayaang bumalik ang mga evacuees sa mga bahay nila hanggat hindi gaganda ang panahon. Ayon naman sa PAGASA, posibleng bukas ng hapon, masisilayan na ng haring araw ang Metro Cebu. Ted. Sa ngayon ba, Rino, meron ng announcement ang pamahalaan lokal dyan tungkol sa pasok bukas ng mga estudyante, Rino? Sa ngayon, Ted, wala pang abiso mula sa DepEd o mula sa mga LGU kung may pasok na bukas. Ang announcement na ngayon, Ted, ay hanggang ngayong araw, walang pasok dito sa Metro Cebu. Antabayanan muna tayo bukas ng umaga sa morning show ng dito sa Cebu at i-announce din sa mga radyo. Dito kasi sinasabay ng mga LGU ang kanilang mga announcement sa mga balita sa umaga sa radyo at sa mga morning show kung magkakaroon ba ng klase bukas ng umaga. Ted. Sa mga taga Cebu, kayo po'y makinig sa DYAB Cebu. Salamat, Rino Taliada. Ito po, iba naman bagyo ang inaabangan sa Las Vegas at si Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ay nasa Las Vegas na pareho para sa po sa inaabangan pagkaharap nga nila sa ika-apat na pagkakataon. At hindi rin po nagpatinag ang dalawa sa isa't isa at ibinida pa ang kanilang kahandaan sa nalalapit na bakbakan. Mula Las Vegas, nagpapatrol si Dayan Castillejo.
Masaya, excited at handa. Ito si Juan Manuel Marquez, 5 araw bago ang pang-4 na bakbakan kay Manny Pacquiao. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN kay Marquez bago tumulak ng Las Vegas, inilarawan ng Mexicano kung gaano katindi ang naging ensayo niya. I focus in everything. In speed, in strength. Kit ni Marquez, panalo siya sa huling laban kay Manny. Hiling niya sa mga judges. I-score ng tama ang fight. I want to win this fight by knockout. Isang umaapoy na Manny Pacquiao ang makakapagkali Marquez sa linggo. Napatulala ang lahat ng mga pamatay na suntok ni Pacquiao sa practice ngayon. Ito na ang huling training ni Manny Pacquiao dito sa LA bago pumunta ng Las Vegas. Nag 4 rounds ng sparring. Solid ang kondisyon ni Pacquiao. Malakas na suntok mula sa kapwa at kanan. Ayon nga sa Pinoy, ready to rumble na siya. Binigyan ng send-off si Manny ni Hawaiian Congresswoman Tulsi Gabbard na siyang sinuporta ni Pacquiao sa nakaraang halalan. Magkasama sina Manny, Jinky at kanilang convoy patungong Vegas. Pati ang Manny Pacquiao bus na may bagong disenyo. Pagdating sa Vegas, diretso si Pacquiao sa mismong suite na tinutuluyan niya sa D Hotel sa Mandalay. Fight mode na si Pacman. Inisip yung fight. And? Isip yung basa ko ng konti ng Bible. God. Sari-saring lutong Pinoy ang nakahanda para sa kampiyon. Diane Castillejo, patron ng Pilipino. Las Vegas, Nevada. Inihinalang snatcher sa booth, sugatan ng mabaril ng mga pasaherong pulis mismo. Nakatakas na hold upper, timpog naman sa kalaokan. At White Christmas, regalo ni Ann Curtis sa sarili niya ngayong Pasko. Nagpapaga mga balita sa pagbabalik na TV Patrol! Patay ang isang hinihinalang suspect sa snatching sa loob mismo ng isang bus sa EDSA Australia. Hindi matapos na mabaril siya ng 2 responding police na pasahero din pala ng bus. At live mula sa Orense, sa Makati, nandoon nagpapatrol si Maan Makapagal. Maan, paano ba naging pagresponde ng mga police? Maan? Ako, Ted, wala nang kamalay-malay ito mga pinaghihinalaang snatcher na kasakay pala nila ay mga pulis sa loob ng bus. Ito yung mga nakaikwento nila matapos silang mabiktima ang isang na babae pasahero at hinablutan nila ng kinta. Mag-aalas 3 ng hapon kanina, kitang-kita sa CCTV camera ng MNDA Metro Base ang eksenang ito sa southbound ng EDSA Australia. Nakabulagta at duguan ang isang tao sa sidewalk habang tila may hinahanap ang 2 lalaki ito sa mga bus na nakatigil. Ang 2 armadong lalaki pala ay sina POC Rosti Ilagang de Lunas at PO1 Moises de la Cruz at Ines. Sabi ng mga polis, pasahero rin sila sa bus na galing monumento patungong Baclaran. Nang hablutin umano ng mga pasaherong suspect ang kinta, yung babaeng pasaherong ito pagsapit ng EDSA Australia. Pagkasigaw ng babae, agad sila rumiskunde at dinabon ang mga bumabang suspect. Nabaril nilang isa habang nakatakas naman ang tatlong ibaba. Sinurender na rin nila sa Makati Police ang mga baril nila. Sinakuluha naman ng MNDA Road Emergency Group ang lalaki at dinala sa ospital. Pero ayon sa Makati Police, hindi pa nila matiyak sa ngayon kung suspect nga ba ang lalaking nabaril ng mga pulis na inooperahan sa ngayon Ted sa ospital. Narito ang ilang mga pahayag. Anong hinold up tong nasa harap, di may sumigaw. Doon ako nagising. Kinabol ko na, akala ko, ano lang eh. Sinabi sa akin yung dalawa. Pagdating na lang dito, biglang bumunot. Pumobot na ako sa based kasi sa statement ng biktima, hindi niya na nakita kung sino ang tinamaan. Dahil nagkagulo na at hindi niya nakita yung mismo. Basta ang natatandaan lang siya, yung kasuotan ng humablot ng kanyang kwintas. Ted, inaalam na ngayon ng Makati Police na pagkakilala nitong lalaking na baril ng mga pulis. At ilang na testigo at biktima rin ang sinukulan na napahayag ngayon ng mga pulis para mas malinawan ang incident. Balik sa'yo, Ted. Maano bang actual na sinasabing pagpapaputok ng baril ng mga pulis at yung sinasabi din na pagbaril o pagputok man ng suspect na nabaril nga ay nakuna ng camera ng MMDA?
Kasi Ted, yung camera ng MMDA ay nakasuntok dyan sa northbound ng EDSA. At mapansin na lang ng MMDA na tila nagsisikip yung trapiko dun sa bandang southbound. Sa kanila ipinihit at itinutok yung camera. Ang naabutan na lang nila Ted, ito nga yung nakabulag sa ng lalaki, pati yung paghahanap ng mga dalawang pulis sa mga sinasabi nilang tumakbong suspect. Balik sa'yo Ted. Maraming salamat Maan mga magal, live mula sa Makati. Natagpo ang patay at lumulutang-lutang sa loob ng drainage ng bahay ng kanyang amo ang isang Pinay household service worker sa Yarmouk, Kuwait. Kinilala ang biktima na si Eileen Tagarda Hidalgo, 30 taong gulang, single mother at taga CI Sambuanga, Sibugay, si Hidalgo. Inimbestigan ngayon ng Kuwaiti authorities kung may foul play sa pagkamatay ng OFW o kung nag-suicide ang biktima tulad ng sinasabi ng kanyang amo. Hindi naman makapaniwala ang nanay ni Eileen na magpapakamatay ang kanyang anak. Diyan sa embassy sa Kuwait, ang inak ni Eileen Hidalgo ay nanawagan na sana matutupan pagsisigahan yung pagkamatay ni Eileen at napatuloy ang pagsisiga upang maiuwi agad ang bangsay ni Pilipinas at nag-alala na kami dito. Dumating na sa Las Vegas ang pambato natin sa Miss Universe na si Janine Togonon at agad niyang ipinamalas ang kanyang rampa na tinawag niyang Cobra Walk. Nagpapadrog, Ginger Colihero. Kahit may apat na bagahe, poise na poise dumating sa McCarran International Airport si Binibining Pilipinas Universe Janine Togonon. Masaya naman si Janine sa mainit na pagsalubong ng mga kababayan. I'm confident naman, pero syempre andun din yung humility dapat na whatever happens, you must accept and you must surrender, di ba? Pinaka nagpapalakas ang loob ni Janine ang pamilya at boyfriend. Emotional pang nagpaalam kay Janine ang ina. Iba kasi yung pinasok ng anak ko, marami siyang aabuting judgment. First time na nalayo ang baby ko. Ayon sa pamilya, matindi ang determinasyon ni Janine na napasabak na rin noon sa pagbibenta ng isda. Nagbibenta siya ng raw fish, lapu-lapu, the legs, mga blue marlin, mga yellow fin. Nasa kotse niya yung styro box. Nasabi ko siya, pero parang for fun lang. Isa sa sinasabing alas ni Janine sa kompetisyon ang kanyang Cobra Walk. Hiling naman ni Janine na iboto siya online sa MissUniverse.com. Mapapanood sa ABS-CBN ang Coronation Night December 20 ng umaga. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik, nakatakas na hold-upper sa Caloocan na sakote ng mga pulis. Pagtalo ng isang lalaki sa paparating na tren ng LRT sa pool sa CCTV. At sa pamilya shows at stars na mayagpag sa Anak TV Seal Awards. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Hindi nakalapag ang isang sinasabing hold-upper ng tugisin ng mga pulis sa Caloocan. Inginuso siya ng kanyang mga kasamahan na nauna nang naaresto ng pulisya. Nagpapatrol Rafi Santos. Sa madilim na kaling ito, sumalakay ang Caloocan Police kagabi. Pakay nila doon si Alvin Guevara na tulak umano ng droga at isa ring hold-upper na itinuro na makasabwat niya. Isa-isa ang ginalugad ang mga kwarto. Matapos ang ilang minutong paghahanap, namataan din si Guevara na sa bubong lang pala nagkatago. Agad siyang hinuli ng mga operatiba kasama ng ilang residenteng nagkakanlong umano sa kanya. Nauna rito, nahuli sa checkpoint ang mga umano'y kasama niya na sina Richard Rodriguez, Kevin Michael Balana at Ron Dislag. Sakay sila ng motorsiklo ng parahin ng SWAT team dahil wala silang suot ng mga helmet. Pero nang sitahin, napagalamang akmang mga hold up pala ang grupo.
O driver po nila akong dalawa. Bababa po sila, tapos hinintayin ko lang po. Tapos pag nagkatakbuhan, tsaka ako po sila isasakay. Nabawi sa kanila ang mapatalim at iba pang armas. Nakatakas noon ang motor kung saan lulan si Guevara. Kaya naman itinuro ng tatlong nahuli kung saan siya matatagpuan. Aminado naman si Guevara na tinangkangan niyang tumakas. Bakit ka napunta ko po yung mga kaaway ko nga. Nabawi sa kanya ang iba't ibang drug paraphernalia. Tinanggi naman niyang miyembro siya ng grupo ng mga hold-upper. Samantala, inaalam pa kung makasabwat ng mga sospek ang mga residenteng nahuli sa operasyon. Rafi Santos, Patrol ng Pilipino. Naging aktibo rin ang mga bayan patrollers sa pagpapadala ng mga kuha nilang larawan at video sa paghataw ng bagyong Pablo sa kanilang mga lugar. Sa Aplaya, Davao City, kitang-kita sa videong padala ni Mayre Alfanta ang lakas ng talon at hangin. Sa kuha naman ni Nancy, makikita ang bayanihan ng mga residente para ayusin ang nasirang bahay. Nawasak din ang bubong ng isang paaralan sa Caraga Region sa Davao Oriental sa kuha naman ni Mona May Nabay. Sa Cagayan de Oro City, natumba rin ang ilang billboards sa tapat ng City Hall na nakunan po naman ni R.Y. Aces. Ilang puno naman ang natumba at nakaharang sa daan ng Barangay Mactan, Lapu-Lapu, City, Cebu. Kaya naman, makikita rin sa kuha ni Richard Pinpin na stranded ang maraming mga sasakyan. Makibahagi po sa bayan mo, ipatsol mo, mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post sa bayan mo, ipatsol mo, Facebook at sa Twitter account na @bayanmo. White Christmas ngayong 2012, Jeanne Curtis, habang Paskong Pinoy naman ang mararanasan ng Miss Earth 2012 winner. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Makislap na alindog ay pinakita ni Miss Earth 2012 Teresa Faxova mula Czech Republic at kanyang court sa una nilang pictorial sa Antipolo para itaguyod ang produktong Pinoy. Bukod kay Miss Philippines Stephanie Stefanowicz, todong na-inlove ang Miss Earth winner sa Pilipinas. Lalo't nadaman nila ang init na pagdiriwang ng Kapaskuhan dito. Matapos madiskaril ang sequel ng proyekto nilang Tanging Ina at Enteng Kabisote sa MMFF, inihayag naman ni Vic Soto, malamang magbalik ang balang sila ni Ay de la Salas sa Metro Manila Film Fest 2013, kung saan pwedeng makasama din sila Bong Revilla at Judy Ann Santos. Magkatunggali ngayon ang mga pelikula ni Ay at Vic na Sister Rakas at si Agimat, Enteng Kabisote at si Ako. Opinion yung pagkatambal namin ulit. Ni Sir Lan di pwede kasi nga problema sa kontrata. Nagkakaintindihan kami dalawa. Isang pamilya lang naman tayo eh. Isa lang yung mundong ginagalawan natin. Papasalamat naman si Ann Curtis sa isa na namang matagumpay na taon bilang top endorser, best actress, box office queen, concert performer at anak TV makabata awardee. Reward ni Ann sa kanyang sarili at pamilya ang Christmas vacation sa Amerika. First time we're gonna have a white Christmas, so we're all very, very excited. Amazing 2012. I just have to be thankful and be grateful for all the blessings. Sa bagong taon, si Ding Dong Dantes naman ang kinukonsiderang leading man ni Ann sa isang sexy comedy. Mari Dumas Awal Patrol ng Pilipino. Tangkang pagpapakamatay ng isang welder sa LRT station, sapol sa CCTV. Duchess of Cambridge, Kate Middleton. Butis na! TV Patrol, tinanghal na pinaka-paboritong programa sa Anak TV Seal Awards. Kapamilya shows at the stars, umabot din ang parangal sa aming pagbabalik. Bayan sa ating CCTV Patrol, kuhang-kuha sa CCTV camera ng LRT at ng barangay ang sinasabing tangkang pagpapakamatay ng isang welder sa may LRT Libertad Station kahapon. Nagpapatrol si Maan Makapaga.
Alas 2.48 ng hapon sa orasan ng CCTV ng LRT Line 1 kahapon. Kitang nag-iinspeksyon ng gwardiya ng LRT Libertad Southbound Station sa mga pasahero. Nang biglang sumalisi ang lalaking ito at patakbong tinalon ang harang sa turnstile. Dumiretso siya ng talon sa harap ng paparating na tren, pero agad nakapagpreno ang tren at halos nasagi lang siya. Sampa uli ng platform ang lalaki at agad kumaripas ang takbo. Dahil sa insidente, agad nag-general call sa LRT 1 at pinatigil lahat ng takbo ng tren. Plano kasi ng lalaki na sumalubong pa sa susunod na paparating na tren. Since nakarating na siya doon sa area ng Riles, hindi na natin alam kung saan siya pupunta. At nang masukul na ang lalaki sa Riles sa pagitan ng Libertad at Buendia Station, tumalon ito sa kalye. Nakitang-kita ang paglagapak sa CCTV ng barangay. Expected natin sa building dito, alisunod sa mga taong tumakbo rito, galing doon sa LRT yan. Nagmagandang loob naman ang ilang mga tao at tricycle na dalhin sa Pasay General Hospital ang lalaki. Kinilala ang biktima na si Rene Ejecutor, 21 anyos na welder sa Dasmariñas, Cavite. May humahabol daw sa kanya. Sinasabi ng kapatid na parang hindi siya naniniwala na kayang gawin ng kapatid nga niya, na parang nung una nga yata parang sila baka kinulang. Posible siyang kasuhan pa ng LRT administration tulad ng trespassing at unjust vexation. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Buhay. Kung meron po kayo nakuha ng video ng inyong cellphone o kuha ng inyong CCTV ng mga pangyayari po sa inyong lugar, ipadala sa e-report at abs-cbn.com o ipost sa Bayan Mo Ipatrol Mo Facebook at sa Twitter account na at Bayan Mo. Tutulong din po kami para ma-action ng kagad o malutas ang inyong nakuha ng video. Samantala, binaha ang ilang barangay sa Iligan City matapos hambalusing ng Bagyong Pablo. Todo bantay ang mga taga roon sa posibleng pagtaas ng tubig sa Iligan River. Malakas ang hangin kaya nabuwal din ang mga puno sa ilang bahay. Umabot sa 3,000 tao ang lumikas. Sa Agusan del Norte naman, nasugatan ang isang bata matapos mabagsakan ng puno. Ayon sa kapatid ng bata, lalakad lamang ang biktima ng mabagsakan ng puno. Sa ating World Patrol, kumpirmadong buntis na ang Duchess of Cambridge na si Kate Middleton. Naglilihi na nga ang misis ni Prince William, kaya medyo hirap siya ngayon. Dinala pa siya sa ospital sa London dahil sa nararanasang morning sickness. Makikitang dinalaw siya ng kanyang asawang si Prince William sa ospital. Masayang-masaya ang royal family na magkakaroon na ng bagong miyembro ang kanilang angkan. Numero uno ang TV Patrol bilang pinakapaboritong programa sa Anak TV Seal Awards na pumikilala sa mga child-sensitive at family-friendly programs. Narito ang ating report. Ito sa top 10 favorite programs sa Anak TV Seal Awards ang hinakot ng ABS-CBN. Pasok ang Princess and I, Maalaala Mo Kaya, Be Careful With My Heart, It's Showtime, Matanglawin, Walang Hanggan, at ang pinakapaboritong programa, ang TV Patrol. Ginawa rin naman ng Anak TV Seal ang mga programang Ako Ang Simula, Junior Master Chef, Matanglawin, Rated K, Salamat Doc, at ang mga Regional Network Group Program. Sana magpatuloy na maging idolo tayo ng lahat ng mga batang nanonood sa TV Patrol. Hindi lang ng mga bata stars o inspirational role models ng kabataan ang TV Patrol anchors na sinakabayan Noli De Castro at Ted Filon. Salamat po. Kanina ko binabanggit nila mga anak. Ako, mga apo, kapag ang number one kritiko ko sa TV Patrol sa programa ko sa radyo ay ang ating mga apo. 5 years in a row, nakuha natin po ang barangay ito from Anak TV. Kaya panibagong hamon, panibagong inspirasyon na pagbutihin pa ang ginagawa natin para sa kapakanan ng kabataan. Kinilala rin sila Karen Davila, Anthony Taberna at Bernadette Sembrano. It's such an honor dahil, di ba, ang boses ng kabataan, yun naman talaga ang boses ng ating lipunan at ng ating kinabukasan. Nakabata Star Awardees din ang It's Showtime host Ann Curtis, Bong Navarro at Kuya Kim Atienza. Proud first-time awardees naman sina Jody Santa Maria, Richard Yap at Boy Abunda. We're
proud to say na certified child friendly. I'll be careful with my heart. Pinakamaraming boto naman si Coco Martin na nasa abroad pa para sa show. Masaya rin si Kim Chu sa ika-apat niyang anak TV Seal Award. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. O, pato ka daw sa mga bata. Oh. Salamat, salamat to. Kasi ang tingin nila, sa akin, tatay. Hindi, nagsimula yata yung sumayaw nga, kuya. Sayaw ka ulit. Nadadaan sa sayaw yan. Huwag na, baka hindi tayo manalo sa anak TV. Anak ng... Magiging anak ng weteng tayo. Hindi, tayo nagpapasalamat dahil, you know, kahit mga balita tayo, kahit hindi magaganda ang ating balita, pinapanood pala tayo ng mga bata. Kaya kailangan po, samahan ninyo mga magulang ha. Correct. Pag nanonood ng mga bata, at ipaliwanag ninyo kung bakit yung tao kanina, ay dalawang beses nagpakamatay, buhay pa. Di ba yung mga ganon? At bakit siya hinahabol? May nahabol din, may mahabol sa kanya. Kasi po, ang hinala natin doon, drugs. Yun dapat ipaliwanag. O anak, tinan mo yan. O yan, tinan mo. May humahabol doon sa kanya. Wala namang humahabol. Nagpakamatay, buhay pa. Kailangan pinapaliwanag. Pinapaliwanag. At saka huwag mong gagayahin yan. Huwag gagayahin yan, ha? Huwag kang Facebook ng Facebook at saka Twitter. Ang layo. Oo nga. Eh, kasi mapapanood nila yung mga ganyang bagay na hindi censored sa Facebook o kaya sa, ibig sabihin, sa internet. O, kailangan talaga may guide. Grabe, pero doon sa natanong kuya sa survey na yan, nationwide, hindi kabataan. Oh, magdidiliwanag. Ito yung multi-sectoral ito. Yes, yes, yes. Baka akalaan nila mga bata ang tinatanong. Hindi po, hindi po. Kasi kung mga kabataan po, baka si Papay ba ngayon? Si Papay? Wala nang Papay wala, no. Ngayon. Oo. No. Ito na. Wala nang naging matatandang cartoons na naman sasabihin niya. Tom and Jerry kami. Tapos lang Voltes 5. Wala na rin Voltes 5. Kalabog yung Bosyo pa rin ako. Ang mga balita na kalab sa aming mas malawak. Kalabog yung Bosyo. Oh, hindi ka pa nagpapasalamat sa anak TV. Oo nga. Salamat. Ikaw talaga anak ka ng wete. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang spokesman. Maraming salamat. Thank you po, thank you. Sa lahat po ng tinanong at nagsabi po na TV Patrol at siyempre po ang inyong mga lingkod. Salamat po. Na po ay Hall of Famer na. Ibig sabihin niya may edad na. Mas matanda po. Sorry. Hall of Famer. Alam mo, aging na mas nauna po. Mas nauna. Ganun din yun eh. Sabihin mo na lang mas matanda. Mas okay. Nauna sa industriya. O, ito na. Ikaw na. Kapamilya, 21 years na lang. At Pasko na, ayan, nakatayo na ang Christmas. Para hindi natatagdagan yung mga gift. Para may nilalanggam doon. Oo nga, ano kaya yun? Binagol siguro. Binagol, yung binagol galing Leyte? Yung cake na pinadala ko. Ah, ayun. Galing na kay Joey Cabornida. Binagol. Oo nga. Oh, so? Ayan, kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!